Ayan, 1/4 na melted butter. Hello po, it's me again, Lauren, Lil Cucina. Gagawa po ako ngayon ng puto. Ang mga sangkap ng ating puto ay ito po ang ating flour, 2 cups, 1 cup na white sugar, tsaka ating 1 and 1 half tablespoon na baking powder, salt natin, siguro mga 1/4 tablespoon na salt, idol salt or sea salt, pwede po. Tapos ang ating 2 large egg. Ayan, tapos ito yung ating melted butter. 1/4 cup na melted butter. Ayan. Tapos magtitira tayo ng extrang melted butter para sa brushing po ng ating puto. Tapos magagamit din po tayo ng water. 1 and 1/2 na water. 1 and 1/2 cup na water. Tapos yung ating coloring, ito po yung green, pink, at saka violet. Yan po, tapos meron tayong sliced na cheese for toppings. Ayan, nagsisimula na po tayo. Bali yung mga sangkap natin, imimix lang po natin dito sa isang malaking bowl. Set aside natin muna yung iba. Ayan. Ngayon, ang ating flour. 2 cups po na flour. Ngayon, itong ating white sugar. Bali, 1 cup na white sugar. Tapos ang ating baking powder. Sa dalawa. Yan po, yung baking powder is 1 and 1/2 tablespoon. Here ang ating salt. One fourth teaspoon. Haluin po natin maigi.
or mix well po. Ngayon, kung may time pa po kayo, pwede po nyo isif or salain. Sasalaan ang mga tuyong ano po natin, sangkap. Ito po, nasala ako na kanina. So, hindi ko na po siya sasalain or isisif. Then, maglalagay po tayo ng ating mineral water or water po na available po na pwede natin inumin. Yun po ang gagamitin natin. One and one half cups na tubig. One and one half. Yun, nailagay na natin yung water natin. So, susunod naman natin ang ating 2 large egg. Haluin lang po ng haluin or mix well. Ngayon, susunod natin yung ating melted butter. Ito yung tinunaw na at na butter natin. 1/4 cup po. Mali yung itong matitira po is pang-spread po natin dun sa ating mold or sa ating puto molding, ayan, or yung ating hulmahan ng puto. Oops. Ayan, nailagay na po natin yung ating 1/4 cup na butter. Haluin lang po or mix well. Ayan, ang ating above milk, 1 cup. Ayan po, siguraduhin po natin na mix po siya or halong-halo, wala pong lumps or wala pong buo-buo. Halong-halo po. Pag meron pa po kayo nakikitang buo-buo, haluin lang po ng haluin hanggang po maging pino po or matanggal na po yung pamumuo ng ating mixture. Ayan, pag okay na po yung mixture natin, hatiin po natin siya sa tatlo. Didivide po natin siya sa tatlong ano po. Ayan po yung ating nalagyan.
Ayan po, na-divide na po natin sa tatlo yung ating mixture. Ngayon, ito po yung ating coloring food na kulay green. Ayan. Itong puto po natin is kulay green po. Ayan, ito po yung ating kulay pink na puto. Lalagyan natin coloring food na kulay pink. Then, ang kulay pink. Ayan, ito po yung last one natin is violet. Yung puto po natin is violet. Ayan, tandaan po natin yung ating pinagmimix or yung ginagamit natin na panghalo is kailangan po hugasan po natin para hindi po maghawa-hawa po yung kulay ng ating puto. Ayan. Ito na po. Bali, yung coloring po natin is dinilute ko po sa water. Ayan. Konting drops lang po yan. 1 to 2 drops po. Tapos, dinilute ko po siya sa water. Ayan po. Ngayon, halo na po natin sa ating mixture. And mix lang po. Ang kulay po nito is violet po. Ayan, ito po yung kulay violet natin na mixture po ng puto natin. So, may tatlong kulay na po tayo. Ngayon, may mga kulay na po siya. I-rest lang po natin siya ng 30 minutes bago po natin siya i-steam. Ayan, habang nag-aantay tayo ng 30 minutes, yung steamer natin, nilagyan ko ng maraming tubig. Then, pinainit ko na po. Ayan na po. Ayan na po yung ating mga puto molding or mold. Ayan. Molding. Nalagyan natin ng yung sineparate natin na butter. Para hindi dumikit yung ating puto. Ayan. Ayan po, lahat po ay pahira natin. Ayan, gawin lang po natin to ng paulit-ulit hanggang matapos po tayo. Ayan, itong pink. Thank you.
Ayan, may 6 pieces tayo. Sasalang na po natin sa ating steamer. Ayan, maghihintay po tayo ng 10 minutes to 15 minutes. Sa maluluto nating puto. Ayan. Nalagyan natin ng cheesecloth. Ayan. Ayan yung cheesecloth natin. Bali, ignore nyo na lang po yung cheesecloth ko dahil medyo may mancha ng dagta yan. Pero cheesecloth po yan. Any kind of ano po, yung mga lumang t-shirt po, linisin nyo lang, pwede po yung maging cheesecloth. Ito po kasi katsa. Ayan. Ayan, habang niluluto natin, nag-antay tayo maluto yung puto, gagawa tayo ng ating topping sa ating puto. Ayan, ito po yung panghulmahan natin. May circle, may diamond or flowers. Ito na lang po pipiliin natin. Ayan, bali yung isang sheet or isang ganito, nakagawa tayo ng 12 pieces. Ayan po. Ito po yun, 12 pieces. Ayan. Ayan po, yan ang itatoppings natin sa ating puto. Ngayon, itong mga rita-ritaso na cheese, pwede nyo po itong itabi at pag nagsopas kayo or nagpasta kayo, pwede nyo po siyang ihalo sa sauce nyo po. Ayan. Ayan. Ayan, tayo lang po natin maluto ang ating puto. Ayan, after 10 minutes to 12 minutes, check po natin kung luto na ang ating puto. Ayan. Tandaan po natin, once na kumulo na po yung ating steamer at nilagay na po natin sa loob ang ating puto, eh, low fire lang po natin ang pagluluto ng puto para hindi po siya umalsa ng husto. Ayan. Ayan na po yung puto natin. Ito. Maglalagay tayo ng cheese para sa ating toppings. Ayan, nailagay na po natin ang ating topping sa ating puto. So, tatakpan po natin siya ulit ng mga 2 minutes. Another 2 minutes pa po. Tapos, hahanguin na po natin ang ating puto. Ayan po, luto na po ang ating puto. Para makasure po tayo, tutusukin po natin siya. Ayan. Wala na po siyang
hindi na po siya dumidikit. It means luto na po yung ating puto after po ng 10 to 15 minutes. Ayan po, hanguin na po natin siya at papalitan natin ng panibagong ano po, lulutuin natin. Ayan na po ang ating puto. Ngayon, tanggalin po natin siya. Ayan. Mainit pa po. Ingat po kayo kasi baka mapaso po kayo. Ayan. Ayan. Ayan, nagsalang po tayo uli. Another 10 minutes to 15 minutes po natin yan lulutuin uli. Gawin lang po natin ito ng paulit-ulit hanggang maubos po ang ating mixture. Ayan po, luto na po ang ating puto. Thank you for watching, Lauren Lil Cucina. Thank you po.